Sa punto po ito, balikan natin ang ulat ni Isay Reyes tungkol sa pabago-bagong panahon na nararanasan ngayon sa Eastern Samar dala ng bagyong Domeng. Isay? Marisa, nakaranas tayo ng may kalakasang pag-ulan dito sa Morongan, Eastern Samar. Pabago-bago ang panahon kasi kanina maaraw at mahangin naman. Pero sa diwan kung saan unang nag-landfall ang bagyong Yolanda, may pangamba na ang ilan. Ayaw na raw nilang maulit ang naranasan nila noon kaya naghahanda na sila. Sa nakita nating terminal ng jeepney, may ilan kaming nakilala na nagsisilisan muna sa bayan ng Giwan sa pangamba. Sa palengke naman, may mga namimili na rin raw para makapag-imbak na ng pagkain sa kanilang bahay. Sa Tent City, kung saan naninirahan pa rin ngayon ang karamihan sa mga nawalan ng bahay matapos ang bagyong Yolanda, payapa pa pero may kaunti na raw pangamba. Wala pa naman daw silang natatanggap na abiso for evacuation pero handa silang umalis kung kakailanganin. Patuloy na naghahanda ang probinsya ng Eastern Samar sa posibleng maging epekto ng bagyong Domeng sa kanila. Sa ngayon, ang PDRMC ng Eastern Samar ay in close monitoring at coordination with MDRRMCs. Nakamonitor daw sila sa lagay ng panahon habang naghahanda. Natukoy na raw ng bawat munisipalidad ang mga lugar na pwedeng magsilbing evacuation centers. Noong bagyong Yolanda kasi marami sa mga evacuation center ang nasira rin, kaya yung mga marisipay na gusali na nakita nilang nakasurvive sa Yolanda ang maaaring maging evacuation centers. Nakahanda na ang kanilang mga life vests, relief goods, sleeping bags, tents at iba pang gamit, pati mga pump boats. 24 na munisipalidad sa buong Eastern Samar, 20 na dito ay puro coastal municipalities kaya't nakaantabay sila. Pakiusap nila sa kanilang mga kababayan na maging alerto ang lahat. Matutunasan ng lahat sa nangyari noong bagyong Yolanda kaya't kung kakailanganing magkaroon ng evacuation, makipagtulungan at sumunod para na rin sa kanilang kaligtasan. Maris? Maraming salamat, Isay Reyes.